ito guys yung ating tools na nabili natin sa online kung saan ay ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit at kung gaano kalaki yung kanyang tulong. So ayan, kung makikita nyo dito guys, nakalaylay to. Itong isang malaki natin na to. So para hindi siya lulungay-ngay-lungay-ngay, napakadali lang, kita nyo, kahit isang kamay lang ang gamit natin. So igaganyan nyo lang siya, tapos isukbit nyo lang at extend nyo lang hanggang kung saan nyo gusto. Ayan, tapos saka nyo siya staple. Ayan, nakasabit na yung ating kamatis mismo doon sa gusto nating pagsabitan. Isa pa, para makita nyo talaga na napakalaki ng tulong nito guys. At although natalian ko na yan, ayan o. Kaya lang may part na nakalungay-ngay siya. So ayan, gagawin nyo lang ay, di ba naputol niya yan. So hilahin nyo lang, ayan, soft, ano lang, light lang para hindi kumapit yung staple agad. Tapos ayan, isusukbit nyo lang dito and then hilahin nyo lang ng konti at kung sana siyang mapuputol. O diba, napakaganda niya talagang gamitin guys, napaka convenient. Kaya nung nakita ko kagad to sa supervisor ko dati, sabi ko ay gusto ko niyan, kaya lang nakalimutan ko nga lang. Kaya nung nakita natin siya doon sa mismong binibila natin, ay agad-agad bumili ang lola nyo. Although nakakita ko sa garden shop dito sa Japan, kaya lang ang mahal nga, kaya hindi bumili yung lola nyo. At eto na yung mga kamatis natin kung saan guys, ay yan, pinuputol na natin yung mga dulo ng ating kamatis at ang tinira lang natin yung ating bulaklak. And then ang ipa-priority na natin next time dyan ay yung mga kamatis natin na nasa mga gilid-gilid. Ito katulad nito, may tumutubo dito, so ipa-priority na natin yan kasi pinutol na natin yung ibabaw. At na yan na yung mga bulaklak nila. Kung makikita nyo guys, hindi masyadong naging okay yung ibang bunga nila, nalaglag kasi nga sa dami ng dahon nila, hindi na pa-priority at hindi na pa-pollinate ng maayos, gawa nga ng sabi ko nga sa inyo, pag sobrang dami ng dahon, hindi makita ng mga bubuyog yung ating mga bulaklak na nakatago sa mga sulok-sulok. So kapag ganyan naka-open na yan, mas madali silang mapopollinate dahil open na sila at madali na silang makita. So ayun yung iba nating kamatis, nakita nyo, hindi pa natin naaayos. And ito yung iba nating kamatis na naayos naman natin. Ayan, nakita nyo, nakalbo na natin, natanggalan natin sila ng mga iba't ibang sanga nila, yung mga lumang dahon nila. At hindi pa nga natin natatapos kasi ginabi kami nung isang araw ba yun o nung makalawa. So ayan, pagdating dito napakalago pa rin ng dahon nila. Ang unahin muna natin, at ninet ko na rin pala yung ibang kamatis natin kasi guys, kinakain ng uod. Kaya ayan, kinulang nga tayo at hindi tayo nakapagdala, meron pa tayo sa bahay. At tinatanggal ko na nga rin pala itong net na to. So yun yung gagawin ng lola nyo ngayon, pati yung dun sa kamote ko, tatanggalin ko na rin yung mga net kasi meron na tayong, ayan, may suporta na tayo sa ibabaw. So yan pa lang guys, matatakot na talaga pumunta dito yung uwak. No, kulang tayo ng isa pang bow dito para ma-straight sana to eh. Eto sana may isang straight tayo dito sa gitna. So napakaganda ng pagkakagawa ni Papa. Ayan, kung makikita nyo yung nasa ibabaw ng ating tent ay ng ating paligid. At kulang pa nga tayo ng isa dun, parang bumagsak kasi yung isa natin doon dahil masyado siyang napatak. So yun, iaangat yan ni Papa mamaya. Nag-slide siya pababa eh. So ayan guys, yun lang yung aayusin natin at mamaya update ko kayo kapag naayos ko ito lahat hanggang hindi umuulan. Ayan na guys, yung ating mga kamatis after natin matastas yung kanilang mga sanga. And yung iba, makikita nyo meron tatlong sanga dito sa ibabaw kasi guys, yung nasa ilalim niya ay hindi masyadong namulaklak dahil napuno nga sila ng dahon at sanga. So ang nangyari, yung mga nagsanga ng panibago na nasa ibabaw, yun yung nagsipag mamulaklak kaya hindi ko na sila tinastas. Pero ang gagawin natin dito ay, ayan, sa mga sanga nila na nandito sa may part na gitna, yan yung pahahabain natin, yung mga bunga lang nila. So papaikutin natin sila dito. Ito yung isa sa mga technique na pwede nyong gawin sa inyong kamatis. And then kung makikita nyo malinis na malinis, wala na yung mga kanilang mga extra vines. Talagang kinalbo ko sila laglak. At ang ginawa natin dyan guys, katulad ng sinabi ko sa inyo, ito, tinatanggal natin yung mga ganito. Pero dahil ito ay pwede nating pahabain ng paganito, okay lang yan. Basta meron silang agwat. So ayan yung kasunod, nasa ilalim yung kasunod. Ayan, magpapaikot tayo ng mga bunga niya. Kung makikita nyo dito sa buo, sumubra yung kalbo ko talaga. So gigil na gigil talaga ako na makapal yung mga dahon nila. So ayan, ganyan na kalinis yung ating kamatis. Kaya pag huminto yung ulan, babalik tayo dito para itali yung ating mga melon na
nakalaglag, nakalapag lang sa sahig.